So welcome back na naman mga boss sa pinabagong video natin. So for this video, sobrang tagal ko nang gustong gawin to na dati kasi iniisip ko na mag-react sa mga appliances ng mga sikat na artista or yung mga vlogger. Gustong-gusto ko talaga mag-react lalo yung mga bagong bahay nila, kung ano bang nilagay na gamit nila, kung okay ba yung nilagay na gamit nila. So gusto kong matry yung ganun, yung reaction video. Kaya ngayon, ang gagawin ko, gagawa ako ng reaction video dun sa idol ko, si Boy Tapang. Kasi kakatapos lang nung bahay niya, tapos nagpa-blessing sila, tapos may mga bagong appliance yung binili o yung gagamitin yung appliances dun sa bahay niya. Tingnan natin kung mga magkano yung halaga nun, tapos kung anong mga brand yung napili niya. Tara, samahan niyo ako mga boss. So ayun, mag-play ako dito ng video ni Boy Tapang. Yung pamagat niya is House Blessings. Yan. Plus House Tour. So try ko tong i-play. Yan. Tapos maglalagay ako ng reaction dito. Wow. Yan. So, maglalagay tayo ng reaction. So ayun. Maganda. Sure, i-ano ko na to, i-forward ko na kasi medyo marami pa siyang ginawang intro dito kasama yung pare na magbe-blessing ng bahay niya. So dati pa mga boss, sobrang idol ko na to si Boy Tapang dati pa, nung time na kumakain pa siya na kung ano-ano. Tapos ngayon, sobrang sikat niya na hindi na siya ma-reach. Kaya, alam mo yon, dahil siya sipag, saka sa tiyaga, natupad niya yung pangarap niya. At yun, ang ganda ng bahay niya. Blessing na yung pare. Ganda, lawak ng bahay niya. Sana all talaga, mapapasana all ka na lang. Kasama niya yung mama niya, kasama yung kapatid niyang babae. So ayun, sana makita natin kung anong appliances yung ginamit niya dito. So pagpasok niya, ayun, may nakita akong TV kaagad, post natin. Play natin ng konti. May nakita akong TV doon, so ang size niya nasa 55, possible 55 yun. Hindi ko lang sure kung anong brand yung ginamit niya kasi yung mga TV kasi ngayon mga boss, halos wala ng logo na makikita gaya ng TV ko dito. Although LG yan, pero halos wala ka nang makitang logo dito na naka-embose or makikita ka. Pero possible naman kay Boy Tapang, malamang sa malamang, kung hindi Samsung, LG yung binili niya or Sony. Diba? Kasi mapera yan eh. Bakit ka bibili ng mga China brand na TV kung afford mo naman yung magaganda tapos yung sobrang ganda ng picture quality. Anyway, moving forward. Ayun, dito sa nakikita ko. Ayun, nagbe-bless na yung pare. Sa sala to, sa sala. So meron siyang split type dito sa may labasan ng pinto. So possible to na sa 2.5 horsepower split type yung ginamit niya. I'm not sure lang, pero malamang sa malamang, parang Daikin yung aircon niya. So, kung titingnan mo yung sala niya, nasa ano to, nasa 25 square meter dito lang. I'm not sure lang kung yung sala niya is continuous hanggang dun sa kusina niya. So, try natin. So, kung titingnan natin sa market, kung possible to Daikin to, yung 2.5 horsepower kasi based dun sa SRP is nasa 64,000, which is inverter na yan. Malamang sa malamang hindi nagagamit si Boy Tapang non-inverter na mga gamit dito sa bahay niya. So, nasa 64,000 yung SRP niya, 2.5 na Daikin. Oy mga boss, hindi ako architect ha, hindi ako engineer, hindi ako si, sino ba yun? Si Austria ba yun, ha? Yung engineer. Ang i-discuss ko dito, oops, wait lang. So, meron din siya dito, meron din siyang split type. Pagpasok dito sa possible kwarto, meron siyang split type dito. Daikin din to. So meaning, hindi lang isang aircon yung nasa sala niya. So possible yung laki ng sala niya is nasa 50 square meter total niya. So dalawang 2.5 yung ginamit niya possible. 2.5 dun sa may main door and then dito, 2.5 din to. So kung 50 square meter ka, pasok na pasok yan. Dalawang 2.5 ka. Diba? So, pasok na pasok yan. Kahit 60 square meter. Pero, syempre, since merong heat load dyan, kasi sala gagamitin mo, may TV dyan,
mas maraming taong nagpupunta dyan, and sure ako continuous yung ano niya hanggang sa kusina yung work ko niya. So pasok na pasok yung dalawang 2.5 split type dyan. Play natin. So yun, lumabas siya dito. Ayun, oops, lumabas siya doon, yun nga. So yung sala niya saka yung kusina niya tuloy-tuloy. So isahan lang siya. Isahan lang siya, dalawang possible 2.5. So 64,000 yung isa nun. So dun pa lang, nasa 120 na. So dito, sa nakikita natin, meron siyang side by side na refrigerator. Check natin kung anong brand to. Samsung. Samsung yung brand na ito, na side by side. Usually ano to? Door in door. So tatlong pinto to. So yung isang side niyan freezer, tapos yung kabilang side niya chiller, tapos may bukasan pa siya sa baba. Possible size is 19 cubic feet to 22 cubic feet. So nagre-range siya ng nasa 94,000. Kung magbibis tayo kay Samsung, ha. At the same time, syempre inverter na rin 'yan. Halos lahat naman ng ginawa ni Samsung is naka-inverter na. So ayan, nasa 94,000 'yan yung ganyang klaseng side by side. Good choice siya. Tapos gumagamit siya ng range hood. Meron pa siyang microwave oven, and then meron siyang gas range. Yun lang. Hindi ako masyadong familiar. Possible brand Elba, or ganoon naman yung magandang brand Elba. So yun, tuloy-tuloy natin. Ayun, papasok siya sa kwarto. Ayun, nakikita ko dun sa isang kwarto. Yan yung kanina. Daikin din yan. Daikin yan, 1 horsepower. So usually naman pagka kwarto 1 horsepower, wala namang kwarto na sobrang laki para bumili ka ng 1.5, di ba? Usually yan, 15 square meter below. So check natin pagpasok. Ayun, pagpasok niya, dire-diretso. Ayun. So Daikin din. Daikin din yung split type niya. So kung nakikita nyo, bakit 1 horsepower lang sa ganyan? Actually, nasa 15 square meter lang below. So okay lang yan, 1 horsepower lang sa ganyang kwarto. Bakit? Kasi wala namang masyadong heat load sa loob, eh. Malamang sa malamang isa lang natutulog dyan. Tapos the same time, wala namang TV sa loob. Wala namang nag-create ng sobrang heat load. Kaya okay lang na 1 horsepower dyan. Ngayon, kung merong malaking TV dyan, merong computer setup dyan, and then dalawa kayo natutulog dyan, tapos meron kang personal rep sa loob ng bahay mo, so ay dyan sa loob ng kwarto mo, mas okay yan mag 1.5. Bakit? Kasi merong heat load, so nakakadagdag ng init yan. Continue natin. So yung nakikita ko, dalawang kwarto na. So CR. So ayun, meron ulit dito. Daikin ulit to. Yung mga ganun, 1 horsepower ni Daikin ay split type, is papalo ng mga nasa 36,000 yun. If I'm not mistaken. Tapos, SRP base yun. So, hindi ako sure kayo buhay tapang, kung siyempre may discount naman yan. The same time kung may free installation. Yung mga installation kasi sa split type, usually pag 1 horsepower is nasa 3.5 yan. Lalo kung may mga, ano naman sila, may mga promotion. May mga subsidy, di ba? Pero kung wala, malaka-laki yan, nasa 7.5 yan. So, tingnan natin yan kung anong-ano yan. Outer unit. Makikita natin yan kung Daikin talaga yan. Diba? Ang ganda. So, ayun. Ayun. Kung nakikita nyo dito banda, yung outdoor unit niya, Daikin yan. So, tama nga ako. Daikin yung ginamit niya. So, hindi naman po pwedeng pag bumili ka sa isang bahay, may Panasonic ka, tapos may Daikin ka. So kung magda-Daikin ka, Daikin na lahat ng gamitin mong aircon. Kasi may discount yan sa installation. Diba? So yun, puro Daikin yung ginamit niya. So nakita ko doon, parang dalawang 2.5 siya. Tapos, tatlong 1 horsepower. So yun, mga boss. So nakita ko yung mga appliances ni Boy Tapang. Actually, hindi pa yun. Wala pang washing machine. So titingnan natin kung anong binili niyang washing machine sa susunod. I'm sure ako magandang brand 'yon, saka mamahalin 'yon. So kung titingnan natin yung nakita kong appliance ni Boy Tapang doon, is isang TV,
isang TV na nasa 55 inch, tapos nasa limang split type siya, tapos isang side by side na refrigerator. Doon lang sa binanggit ko, papalo na siya ng nasa 350,000. Oh my God! Kumbay sa ESA, yun yung nakikita kong presyo nun. Siyempre, kung discounted naman yan, mas malilis yan yung 350,000. Base lang yun, doon sa opinion ko, sa nakita ko, kung anong ginagamit niya at nabili niya. Actually, napakaganda yung mga choices niya, di ba? Kung sa TV, kung LG yun, or Sony, or Panasonic. Tapos doon sa mga split type niya is Daikin, and din sa side-by-side niya, is Samsung na side by side. Yun lang, mga boss. Sana nagustuhan niyo yung vlog na to, and then gagawa pa ako ng mga ibang vlog regarding dito sa mga house tour. Titingnan ko kung ano yung mga binili nilang appliances, and then sasabihin ko anong presyo nila at kung magkano yun. Diba? Sana hindi ako makopyright ni Buitapang or sa ibang gagawa ko na dito. Yun lang mga boss. Thank you. Peace out.